Hello po, magandang hapon. Active po tayo. 3:30. Ayan, mapapansin nyo, may pintura na yung ating poste dito. Pati po dito sa likod ko, may pintura na. Tapos, kahapon po ata to o kaninang umaga na lagyan ng wirings. Kaya, inumpisahan na rin po yung paglalagay ng ating PVC panels. PVC panels po tayo sa taas tsaka po sa baba. Parehas lang po, plain white. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na instead na hardiplex tapos pipinturahan, PVC panels na lang. Ayan. So, pagdating po sa mga exhaust pan, naglalagay po kasi kami ng exhaust pan dito sa kitchen. Let's say, hindi naman po kasi magluluto. At least yung ventilation natin dito sa kitchen is meron pa rin. Tapos kung magluluto naman po, maglalagay naman po tayo dito ng exhaust o I mean range hood. Tapos may abang na rin po yan dun sa top, sa pinaka, ibabaw ng pinaka slab. So hindi po yan magse-circulate lang dyan sa pinaka kisame. Meron po tayong mga PVC na nakalagay po dyan sa ating slab. Then, gagamitan na lang po natin siya ng flexible duct. So, ito po ang kagandahan sa paggamit ng PVC. Hindi na po tayo magpipintura. So, kahit paano si sir, nakatipid na po siya sa skim coat tsaka po sa pintura. Mahal din naman po yung hardiplex. Pero ito po kasing ating PVC panels. Mas maganda po siyang gamitin, disalpak lang. So, ito, pakita po natin yung pag-i-install ng ating PVC panels. So, ikakat lang po yan. Minsan kasi hindi po kasha yung pinaka-PVC panels natin. Kaya nagalagay po kami ng parang center edge channel po ata ang tawag dyan. So, nagdudugtong na lang po tayo. Pero yung mga dugtungan, nilalagay po namin sa medyo tago na part. Ayan, disalpak lang po yan. Ayan po siya. Ayan. So, ang kagandahan po sa ating PVC panels, madali lang po siyang i-install. Pero lagyan nyo muna ng metal framing, di ba? Then, ayan, napakadali lang. Then, iriribit na lang po siya. O, diba? Napakadali lang po niyang gawin. Kahit po dun sa mga nag-DIY, pwedeng-pwede niyo po itong itry. Basta yung pinaka-gap lang po ng ating metal framing, huwag masyadong malayo. Huwag niyo pong tipirin pagdating po sa metal framing kasi baka po lumundo yung PVC niyo. So, mas maganda, mas marami siyang kakapitan. So, bali dito po sa front extension ni sir, natakpan na po ng polycarbonate yung dalawang side na yan. Ayan, dalawang side. Tapos, nakapag-install na rin po sila ng metal spandrel. Tapos, ito po yung napili ni sir na surface type na downlight. Kaso sir, ito nga po, nagkaroon lang ng problema. Merienda muna kayo. Nagkaroon lang po sir ng konting... Basta sa renovation po talaga namin, lagi kami nakaka-encounter ng may kulang, mali ang sukat, parang ganon. So dito po, dapat po tapos na to eh. Dapat tapos na. Kaso, hindi po namin napansin agad. Ngayon lang po kasi kami nag-install ng metal spandrel. So, ang pinaka-kulay po talaga is puti. Puti. Tapos may nahalo po na
May nahalo po na parang off-white. Ayan o. Magkaiba po sila ng kulay. Kaya ang ginawa ko po, kinonta ko po yung aking supplier. At sinabi ko na, ganon, ma'am, nahaluan kami ng parang off-white. So, kulang kami ng mga 29 pieces na 9 feet. So, baka po bukas, may deliver din po agad. So, sa amin po talaga, minsan, sabi ko nga sa inyo, bukod sa ulan, nadidelay yung gawa namin. Sa ulan, pag walang materyales, hindi makapag-deliver. Tapos, yun nga, yung metal spandrel natin, off-white po yung na-deliver, mali yung kulay. Kaya minsan, habaan nyo po yung pasensya nyo kung bakit matagal matapos. Pero ito, actually, ito kay sir, tapos na yung taas eh. Halos buo na po ito. Ang wala na lang po dito yung kitchen cabinets. Uumpisa na rin po yan. Ayan, merienda muna kayo. So, ang ganda na, oh, naka-install na rin po yung ating ilaw. Yung mga ilaw, ako na lang po yung pina-order niyan ni sir. Tapos, baka naman po, ito naman po ang ituloy ng team natin bukas. Ayan. So, pinauna na lang ni Ray yung ating kitchen para makapag-setup na rin po kami para sa cabinets. So, ito po yung TV wall ni sir. Lalagyan po natin yan ng PVC, fluted panels dito po sa kabilang side. Tapos, floating shelves po dito. Ayan, o, diba? At saka po baka magpa-install na rin po ako ng AC. So, masuggest ko dito sana ipakabit ni sir kasi para ganun yung buga ng aircon. Katulad po sa mga nagpapa-install dito sa Lumina. Kasi pag dito po, papunta dito. Hello po, magandang gabi. Ayan, update po tayo. Actually, hindi pa naman to tapos. Isa pa to sa project ko sa Phase 5. Ito yung first project namin na Angeli SF na malaki po yung kanyang sukat. 78 square meter po ata ito. So, yung gate namin, wala pa siyang pintura kasi para isang pinturahan na lang. Kasi ang nangyayari, paulit-ulit yung gawa. Ayan. Pero ito naman po is halos kompleto na. Ganyan po itsura niya pag gabi. Ayan, o, diba? Yung isang ilaw, hindi gumagana. Nako. Bibilihan na lang natin. So, ang ganda. So, ito yung ano ni Sir Bali trench drainage. Meron tayo doon sa may parking. Parking po kasi yan, chan. So, ito yung ating main gate. Meron din siyang trench drainage. Tapos, itong pedestrian natin, meron din syempre. So, na-install na rin ni Ray yung ating mga ilaw. Sabi ko nga, mas maganda na yung ganito lang, maliliit. Kasi minsan, parang dagdag design lang naman yan sa ating gate. Kung hindi tayo mag-iilaw sa poste, meron naman tayong ilaw dyan sa may spandrel. Ayan po. So, ang gate natin is simple ano lang to design pero parang same lang po to dun sa basic pero wala siyang tusok-tusok. Pag nakikita po kasi nila sa gawa namin, halos ginagaya na lang. So, dito po naka-metal spandrel tayo. Meron tayong air vent na tinatawag. So, mag-alagay din po tayo dito ng alulod, PVC, para po sa ating inside gutter po kasi yan. So, si sir sabi niya, white na lang daw po yung kanyang metal spandrel. Ayan. Tapos, pasensya na kung may mga kalat-kalat kami dito sa labas. Kasi halos na ilabas na po lahat ng mga gamit tsaka materyales. Napinturahan na rin po siya. Ayan. May pintura na rin po yung ating ano dito ka bakal. Tapos, meron na rin tayong polycarbonate. So, ganito pa lang itsura niya pag gabi. So, dito po sa unit nila, sir, meron pong stay-in. Stay-in po yung iba natin sa team. Ayan. Kaya i-consider nyo po kung pagpunta nyo minsan sa unit nyo meron tao. Kasi po, may mga kasama po si Ray sa trabaho dati na sa amin na po pumapasok. Parang ganun. So, nag-i-stay na lang po sila sa unit.
Malaking bagay din po yun para nababantayan din po yung unit, di ba? Para yung mga materials dito, safe. Ayan. So, ito nga po pala yung... Ito yung plyboard na ginagamit ni Ray sa paggawa po ng cabinets. Ayan. Mas prepare po nila, sir, ang kahoy kesa po sa aluminum. So, depende. Kaya minsan po, hindi na, sa kontrata, hindi na po namin sinasama yung woodworks. So, diyan po papasok yung additional. Kung aluminum po ang papagawa nila, pwede naman. Kung kahoy, pwede naman. Depende. Ayan. So, yung paling nga po pala ng bukas ng pinto natin, binaliktad namin palabas. Ayan, para hindi po siya abala dun sa loob. Ayan po. So, dito po sa loob, halos okay na. Ayan. Yung PVC ceiling panels natin, okay na rin po yan. Ayan po. Na-install na po yung ating mga ilaw. So, yung cabinet si sir, mahaba talaga siya. Ayan. Mahaba siya. So, sabi naman ni Ray, bakit ba inaanay ang isang lugar? Minsan daw kasi depende po daw yan kung malinis ang isang tao. Kung malinis ka at alam mo yung mga papasok na insekto dyan, maaagapan mo, di ba? So, doon mo naman sa mga ginawa namin, so far okay pa naman. Pero depende pa rin po talaga sa paggamit nyo. Kung masyadong exposed po yan sa alibawa, let's say, itong islab, hindi nyo wina-waterproofing, tapos nagkakaroon na ng leaks, diba? So, possible talaga masira yung cabinet nyo. Pero depende pa rin po sa preparasyon. Kung sobrang ayos po yung preparasyon natin sa kahoy, tatagal naman po yan. So again, depende po talaga yan sa nagpapagawa kung anong prepared nila. So white na lang daw po ang kulay nito. So halos yung upper cabinet natin na gawa na ni Ray. May mga takip na rin, yung lower part na lang. Ayan po. So pag ganito po talaga, sobrang haba ng kitchen. Sa totoo lang, panalo na si client dito kasi sobrang ano na to, sobrang haba na. Pero kung sa iba niyan is, kung ilang pinto po yung cabinet, yung po yung pinaka quotation nila, yung presyuhan ba. So bali, ito po, may mga nakaabang na po tayo para sa range hold. Ayan. Tapos, maglalagay din po tayo dito ng overhead, yung ilaw. Ayan. So, meron tayong mga nakaabang na wires dyan. Tapos, yung iba pong nating mga accessories, kalan, range hood, lababo, naka-ready na. Yung ibang blinds andyan, naka-ready na rin po yan. So, dito na part, hindi na po ito naka-tiles. Hanggang doon lang po. Ayan, ang ganda na. So, dito rin po na part, sabi ni sir, ang ganda ng ang ganda ng pintura, sakto lang. Hindi po yung common na puti lang. So, dito po, ang preferred nila is huwag na daw i-tiles, pintura na lang. So, okay lang din naman yun. Pero, sabi ko nga, islab ito, islab po yan. So, possible, pag gumalaw ang lupa, gagalaw din yung bahay natin. Kung magkaroon man po ng leaks dyan, huwag po tayong kabahan o huwag tayong mag-overreact kasi kasama sa buhay yung ganon. Pag gumalaw ang lupa, matitigagalaw ang bahay. Yung dugtungan dyan, pwedeng gumalaw din. Tapos magkaroon ng crack lines, papasok po ang tubig. So, ang solusyon lang naman dun is waterproofing. So, ito, sir, ma'am, pag na-turn over po namin to sa inyo, huwag nyo nang paabutin yung isang taon pag nag-apply kayo ng waterproofing ulit. Mga 6 to 8 months, applyan nyo na po kahit kayo, kaya nyo na po yan. Di ba? So, ito rin po yung first project namin na walang cove ceiling. Ayan, papansinin nyo, walang cove ceiling. Flat ceiling lang po ang peg neto, tapos isang ilaw lang po dito. So, okay naman, maliwanag. Ako, sabi ko nga, mas gusto ko yung hindi masyadong sobrang liwanag eh. Sakto lang. So, doon po sa ilalim ng hagdan, naka-tiles po tayo, Chan. Kung halimbawa, dyan nila ipupwesto yung kanilang sopa, kahit magasgas-gasgas po yan, hindi masisira yung ating tiles dyan.
Ito pa, pwede pa dito yung pintura natin. Magagasgas talaga siya pag meron tayong sofa. Ganyan kasi sa bahay eh. So, touch na lang po kami. So, pag ganito po pala, ang disadvantage din po pala ng wala po tayong cove ceiling. Yung PVC panels po natin bitin. So, kinailangan namin maglagay po dito ng center moldings. H-channel po ang tawag yata dito pag PVC. So, ganyan po siya. Nagdugtong po kami. Sinagad na po namin siya doon. Sagad-sagad na po yan doon. Tsaka dito rin po. So, dito, ang pagkakaalam ko, maglalagay pa po dyan ng cornisa. Paikot pa po dyan. So, naglagay naman tayo ng dalawang pin lights dyan. So, pasensya na po ulit ko ba yung mga damit-damit. So, mga accessories na lang ang kulang. Etong rain shoot ni sir. Etong rain shoot ni sir, sa extreme din po yan, same dun sa kanan niya. Ang kalang kasi ni sir, nasa 80 po ata. 2 burner po yun. So, mas maganda tong malaki po yung ating rain shoot. Actually, malaki lang siyang tingnan. Pero pag kinabit mo yan, parang wala lang. Parang wala lang. Tapos, ayun na po yung ano ni sir, tawag dito, yung full out. Yung full out yan ni sir. Ayan. So, dito na po yung magiging TV console ni sir. Papalagay lang siya ng shelves doon. Tapos, dito po is yung fluted panels. So, halos okay naman na once na natapos na po yung cabinets dito, isahang linis na lang po yan. Hakot ng mga tools, mga gamit namin. Tapos ayun, turnover na sa may-ari. So, baka ito po bilihan ko na lang ng doorknob na bago para sa main door. Tapos itong unit pala ni sir, is nagpa-install na rin po sila ng 3 unit ng split type na AC. Ayan, meron naman tayong contact. Tapos yung pintura nga po pala ng ating cornisa is caramel brown. Caramel brown, same lang po dito sa hagdan. Ayan, linis na lang po ang kulang dito. Yung ano ni sir sa taas, hindi pa nakabit yung ano ni sir, yung ilaw niya dito. So, dito po sa taas, ganyan po itsura. Ayan, no. So, may mga ilaw na po, pin lights, maliwanag. Ayan. So, dito po sa unit ni sir, wala po tayong cabinets na ilalagay. So, okay naman, konting linis na lang, tsaka retouch. Tapos, naka-BBC panels din po tayo. Tapos, yung roofing ni sir, ganito nga po pala itsura niyan sa labas. Ayan, no. Hindi na po namin siya pininturahan. Ganyan na lang po siya. Para hindi rin po, kasi pag pinipinturahan, napapansin namin, parang pagdating po dun sa dulo, parang umaangat. So, ganyan po siya. So, meron tayong AC. So, konti nga lang. Actually, pag malapit naman na matapos, yun na rin naman po ang pinapriority namin. Ayan, yung hagdan natin halos okay na rin. Yung bathroom, okay na rin po yan. Ikakabit na lang po yung mga accessories dyan. Ayan. Accessories na lang po, tsaka linis-linis na lang din. Meron tayong exhaust. Ilaw, meron na rin po itong ilaw. Ikakabit na lang din po. Ayan, yung lababo, ikakabit na lang. So, ang ganda na. Konting linis na lang po. Ito, pasensya na talaga sa mga kalat-kalat. Ayan, pagkatapos to, lilipat naman po ang ating team. Lawak oh, ang ganda. So, maganda rin po talaga naka metal spandrel. Wag nyo na pong intindihin yung init kasi as is naman talaga, mainit naman po talaga. Pero, ang kagandaan po kasi sa metal spandrel, ma-hide po yung ating mga tubulars, mga wirings, di ba? So, ayan.
Yung upper cabinet po natin is okay na yan. Nalagyan na rin siya ng kornisa. So, update ko lang kayo. Yung pintura po nito is white na lang, sabi ni sir. Actually, ang gusto ni sir parang chocolate brown. Eh, sabi ko, parang madilim naman po yun. Ako kasi mas prepared ko kasi ang kulay puti pagdating po sa cabinets, tapos pag sa kitchen, parang maliwanag. So, yung upper cabinet natin, okay na yan. Ayan, hanggang dito po sa may rep ni sir. Tapos, ang tawag dito, yung mga takip ng cabinet, okay na. Ang gagawin na lang ni Ray, yung sa ilalim na part. Tapos, pinakat na rin po niya yung lalagyan ng lababo dito. Lababo. Ayan. Dito po yung para sa lababo. Tapos, dito naman po yung para sa stove ni sir. Ayan. So, yung ring should medyo malaki. Pero kahit malaki yun, mura ko lang siya nakuha kasi extreme din po yung kanyang brand. Same lang din po sa stove na extreme. Ayan. So, may nakaabang na rin po tayo para po sa flexible duct. Ayan, sa ring should. So, sa pag napanood to ni sir, sabi ni Razer, parang mga 2 weeks na lang po to. Mga 2 weeks na lang. Medyo matagal lang po kasi ang preparasyon, pintura, masilya sa cabinet, pero nasa 2 weeks na lang po ito. Tapos, yung metal spandrel, nakuha na yung maling deliver. Baka po dumating na po yan sa mga susunod na araw. May tutuloy na. So, yung mga takip po ng ating cabinet, ayan. Yung ginamit nga po pala namin dito is plywood. Parang pares lang siya sa marine. Kaso, pagdating po sa presyo, medyo mas mahal ang marine. Ito mas mababa ng konti, pero maganda rin po yung maganda rin po siyang gamitin para sa cabinets. Tapos ito po mag-unlock. Oh, sige, merienda muna kayo. Ito po kasi yung nakaraan niya na tawag dito. Nahaluan po kasi ng ibang kulay. Nahaluan ng ibang kulay, kaya po pinabalik namin ni Ray yung metal spandrel. So, waiting lang kami. Ayan. So, yung gate na lang natin pipinturahan. Ayan, mga pipinturahan na lang po yan. So, yung mga accessories, andyan, okay na po yan. Halos ako kompleto. Yung salamin sa bathroom, andyan na. Ito pong part na to, nalagyan na rin po siya ng, tawag dito, ng kornisa. Ayan. So, yung fluted panels, ilalagay po natin yan pag malapit ng i-turnover para hindi rin po siya magasgasan o madumihan. So, halos malapit na siyang matapos. Nakaka-excite. Magandang hapon. Kanina umaga,
na share ko po sa inyo. Nakadalasan po talagang sakit ng ating mga countertop is nahuhulog po yung ating pinaka sidings. Ayan. Isa rin po sa factor na bakit nahuhulog yung ating mga sidings is wala po kasing sumasalo pa na parang cabinets katulad po nito. Malaking bagay rin po kasi na meron tayong cabinets. Doon po kasi sa client ko na yon, wala pa po siyang cabinets. So, open. So, ito naman po, kung halimbawa, let's say natanggal. Instead na tanggalin po natin yung pinaka-mortar niyan, ang ginagamit po namin is no more nails na lang. As long as ma-recover pa natin siya ng buo, no more nails na lang po yung gamitin natin. Tapos, i-tape lang natin. Ayan. So, pag okay na po yung curing period o process ng ating pinaka no more nails, pwede na po natin tanggalin yung pinaka-tape. Hello po, magandang hapon. Ito po yung update sa unit nila, sir. Ayan po. So, halos malinis na. Actually, cleaning na eh. Tapos, retouch-retouch na lang po ng ating mga yung mga nadumihan, yung cabinet, retouch na lang po yan. Tapos, linis-linis na sa bathroom. Sa taas, okay na po yun, na-retouch na, hindi ko na lang po muna akyatin. Pero na-amaze ako, pagpasok ko, is nakalagay na yung ating fluted panels. Ayan po. Apat na piraso lang po yan. Kung bisan kasi nagbibigay din po siya ng dagdag na design sa ating pinaka-interior. So, mas maganda rin po yung paggamit ng mga ganyang klaseng pang-design. Fluted panels po ito. Meron tayong fluted panels, meron tayong PVC ceiling panels naman. So, ito po, yung kulay niya, yan po yung malapit sa pinaka-cornisa. Kung mapapansin nyo, parang konti nga lang yung difference eh. Tapos, sa mga nagtatanong nga po pala, sa gantong kalaking unit, yung pinaka-unit mismo, hindi ko lang sure kung 42 o 44 square meter. So, pagdating po sa HP ng ating aircon, mas maganda pong gamitin nyo yung 2HP. Ayan. So, ang kagandahan din po sa AUX na inverter, rekta na siya, pwede na lang siyang, ito po kasing sa pinaka outlet niya, nakarekta na po yan dito sa ating panel board. Ayan. So, pagdating po sa tiles na gagamitin, mas maganda po yung taas tsaka baba, parehas na lang. Kasi po, pag halimbawa, sa taas may sobra, pwede pa natin magamit dito sa baba. Yun din po yung kagandahan na ang tiles na gagamitin natin sa baba, taas, isa na lang. Para hindi rin po masyadong mag-iba-iba ng kulay, para kasi nagiging fruit salad na siya. Tapos dito nga po pala sa part ng ating staircase, naka-tiles po ito, 30 by 60. Ayan. Bukod po sa ating tiles namin, prone po kasi yan sa leaks, yung kabilang side na yan. So, naglagay po kami ng waterproofing, ginamot po namin yung pinaka-wall dyan. Tapos, instead nga na pintura, tiles na lang para mas malinis tingnan. Meron din po itong purpose kasi let's say dito po yung kanilang pinaka-supaset. So, nakasandal yung ating upuan dyan. Pag pintura po kasi, magagasgas po ito. So, yun din po yung kagandahan ng paggamit natin ng tiles. Pati rin po dito. So, sa part na to, naglagay po kami ng dalawang pin lights. Let's say, doon po maglalagay sila ng mini altar. Pwede naman yon. Malinis, naka-tiles tayo. Tapos yung pinto ni Lumina, kung goods pa naman yan, huwag na po natin palitan. Siguro yung doorknob pwede. Kasi minsan sa tagal, baka po mag-lock kayo dyan sa bathroom. Pero kasi ang parang hindi ganun kaano yung door lock ng bathroom natin. Kasi kay Lumina pa po yan. Ayan. So sa mga nagtatanong, ulitin ko lang po, ang pinturang ginamit po natin sa buong bahay is Wind Whisper po ng Davies. Ayan.
Tapos, si sir po, nagpalagay niya lang din po siya ng blinds. Blinds po ito. So, kung mapapansin nyo, halos nagko-complement siya sa pinakakulay natin, pinakakulay po ng bahay, pinaka-interior. Ayan. So, ito po is brown. Tapos, yung ating cornisa naman is caramel brown. O, diba? So, ito po, makikita natin sa mga susunod na araw kasi papalagyan ng may-ari ng mga gamit. So, baka mag-deliver ng sofa set o kaya ng dining. Abangan natin yun. I-share namin yun sa inyo. So, ito pong bintana, i-retouch din po ito. Tapos, lilinisan. Siyempre, lilinisan yung ating bintana. Ayan. Yung ating kitchen cabinet, actually, tapos na po ito. Yung handle na lang po yung hinihintay namin. Meron na po kami ni Reyna na pili na handle. Babagay din po yun dito. In-order ko lang po siya sa TikTok kasi sa All Home ang mahal, nasa 125 ang isa. Sa TikTok nasa ano lang, mga nasa 50 plus, 60 plus lang. So, pag na-install po ni Ray yung ating handle ng cabinets, actually kami na lang po ang nag-decide. Hindi ko pala natanong si sir. Pero I think, sabi naman, actually dito naman po sa bahay nila, parang kami na lang din po yung pinag-decide kasi parang iniisip niya. Kami naman daw nakakaalam. Ayan. Tapos nung nagpagawa rin po kayo ng inyong kitchen area, huwag nyo rin kalimutan i-suggest yung mga ano, mga outlets na yan. Para meron na kayong saksakan dyan. Ayan po ang kagandahan ng ating cabinets na gawa po sa kahoy. Pwede po natin paglaruan yung design. Pwede po natin baguhin yung kulay pag nagsawa na tayo. Darating at darating din po talaga yung time na masisira po yung ating mga gamit. Pero nasa pag-iingat na lang po yan. Sabi ko nga, wala naman pong permanent dito sa bundok. Kung sasira, di palitan, ganun lang naman, ayusin. So, hindi ko lang siya mahawakan gawa ng ipintura. Ipintura siya. Ayan po. So, iilan na lang yung ating mga gamit dito. Hahakutin na lang po yan. Mga tools, tapos linis na talaga. Tapos, install ng mga accessories. Ito, drawer dito. Ayan. Ayan.